guys, and welcome back to our channel, Chris Can Tell. Talaga namang di nagsusuklay si ate girl. Hi there mga ka-Kemerut. At ito na naman, meron akong share sa inyo na isang beauty hack sa ginagawa ko. So ito yung, para saan ba yung mga beauty hacks na to? I think this one will really help those people na kailangan nagmamadali, kailangan mabilis, at pagising ng umaga, onti na lang yung gagawin nila. So dahil nga kilay is life, i-share ko sa inyo yung sekreto ko sa kilay. So as of the moment, hindi ko muna siya in-apply para makita nyo step by step. So ang kailangan lang natin na product ay ang this one, ang Bijet. Mabibili nyo ito sa mga convenience store. I think ito is 90 pesos or below. Chinek ko rin sa Lazada, meron din sila. Pero hindi ako sure kung magkano yung presyo nila ngayon. Pero I bought this one 90 something, around 90. So yun. So ito ngayon gagamitin natin sa paghihena ng ating kilay. So tumatagal to around sa akin. Depende kasi kung lagi mong inususkos or lagi mong sinasabon yung mukha mo. So, whenever nag-apply ako na ito, hindi ko masyado kinukuskus talaga pag nag-ihilamos yung part ng kilay ko. So, tumatagal siya sa akin ng 1 to 2 weeks. Not bad para hindi na ako mag-a-apply every now and then. So, ito nga siya. Tapos, ang kailangan natin, ito. Tweezer kung meron kayo. Nasaan ang aking tweezer? Hindi ko makita yung tweezer ko. Tweezer para tanggalin yung mga sobra nyo, pero ako hindi ko na-feel tanggalin niya. At isang maliit na isang maliit na kahit na anong pang apply nyo. Minsan ang ginagamit ko aside from this one, yung medyo mas makapal pa yung tip ng pang ano, parang pang eyeshadow na makapal. Minsan yun yung ginagamit ko para isang ganun na mas mabilis na lang. So, ang ginagawa ko, pinapatagal ko lang siya ng around 10 to 5 minutes. Mga 10 minutes na okay na eh. Kasi pag sobrang ano, sobrang tagal naman, siguro mga 20 to 15 minutes, okay na tayo dyan. So, ang gagawin lang natin is this one. Ito siya. So, pag tinanggal mo na siya, may instruction siya dito. Pero, syempre, instruction niya dito is para sa pagkocolor ng buhok. So, ganito yung itsura niya. Nagamit ko siya actually, kalahati na lang siya. So, ganyan yung itsura niya. Then, kumuha lang kayo na kahit anong maliit na, pwede niyo paghaluan. Akin, kumuha lang ako ng tab na maliit. So, imimix lang natin ito dito. So, pag open nyo, meron pa siyang safety lock. So, ayan. So, double lock siya. So, kuha lang tayo ng onting water. Ilalagay ko lang dito. Ayan. There you go. Enough na yan. Then, imimix lang natin siya. So, dito ko siya nilagay sa isang tub. As you can see, ayan siya. So, imimix ko lang with the water. Just enough lang. Huwag masyadong maraming water, huwag din naman okay. Sakto lang. So, yan. Minimix ko na siya. Haluin lang natin. And yung color pala ng ginagamit ko ngayon is color of chestnut brown. So, you can see here, it's chestnut brown. So, mas preferred ko to kasi feeling na lang din kayo nasasakto sa kulay ng mukha nyo or ng buhok nyo. Pero feeling ko sa akin is okay to. Sorry for me. So, ayan na nga. So, namix na natin siya. Medyo pag namix na siya, darker yung color niya, okay? Pero later on, maglalighten yan. So, eto na nga siya. So, tatry natin mag-apply. So, hindi ko na, wala na ako intention na i-shape pa yung mga sobra. So, maglalagay lang tayo. Okay. Kortihan nyo na rin kung gusto nyo ng effect na parang manipis yung kapal. Depende sa discarte. So, ako, mamaya ko na lang tatanggalin yung mga sobra. Pwede rin kayo kumuha ng cotton buds para tanggalin yung mga sobra kung may nalagay kayo. So, ang una kong ginagawa, yung dulo muna, nilalagyan ko. Kasi din ko gusto inaari ko. After noon, saka ako pupunta dito. Dito, ganyan ang ginagawa ko para hindi siya magmumukhang makapal. Gawa ka lang ng imaginary line mo kung gusto mo before mag-start. Pero ako, dahil siguro ginagawa ko na siya kahit hindi na. Since ginagawa ko naman siya lagi. Hindi naman lagi. Ako lang. So, ganyan lang. Kung mapapansin niyo, parang darker talaga yung color, no? Ganyan talaga siya. So, hayaan niyo lang muna. So, gamitin niyo na rin yung kami kung gusto niyo tanggalin yung mga sobra. Pero, I think working on it. Tagalin ko lang.
huwag niyo masyadong papatagalin na kasi may friend akong pinatagal na medyo nagkaroon ng allergies effect na muna. So may mga ganong effect. Hindi ko masyado in-applyan yung pinaka-bitong portion kasi gusto ko magkaroon siya ng light effect na parang dito makapal at dito manipis sa pinaka-inner part para hindi ratang hinena natin. So ayan. So ikakalat ko lang yung ditong part para maganda ang effect pag niya. Ganun din sa kabila, same option. Ganun lang din, yung mga tira lang din yung gagamitin ko. Hindi ko na rin siya kakalat. Ganun ginagawa ko, same lang din. Para drawing muna ako ng imaginary line, susundin ko mamaya. So unahin ko na yung dito. Mamaya ko natatanggalin yung mga sobra. So, ang kilay hindi dapat magmukhang twins. We have to be look like na magkapatid. So, hindi natin mapaperfect yan kasi hindi talaga sila, alam mo yun, hindi talaga sila, perfectly na magkamukha. So, they have to be look like sister. Yun lang. Tapos, ito, ikakalat ko na. Kagaya lang din ng ginawa natin. Ikakalat ko na din sa pwede. Kung may sobra, pwede naman tanggalin. Para nakapalan ko dito. Tanggalin ko yun. Okay na yan. Okay. Tapos, kalat mo lang. Patagalin na natin ang mga ilang minutes. Inakwa. Kung may nakikita kang sobra, pwede mo gamitin niya kami mo or on tissue. So, kapag nagbira kami, sinagawa mo dito na kasi ako mula. This part, may mga sobra, so mami natatanggal mo natin. Oh, so papakita ko sa inyo yung after. So, ayun. Nakapalan ko lang ng onte. Happy girl, happy girl. Yung ginagawa mo sa nyo. Okay. Ito okay na part na to. Ayusin na lang natin yun sa may left side ko. Panggalin ko lang po. Okay. Okay. Baust du mich auf? Manchmal wie der Alltag, schwer wie Blei. Doch sind wir zu zweit, scheint alles so leicht. So, there you go. Kung titingnan natin, parang mamumuo yan pag natuyo na. Ang galing ko lang kung gusto ko may parang Arco. Okay na tayo din. Kasi mamaya light lang yun pag binura mo yun. So, yeah. So, magkwentuhan muna tayo habang nag-aantay tayo. Ang kulit ng tsuno pag hiwan na yun. So, kumusta naman kayo dyan? Kumusta na ako? Ito hindi parang nagsusukay. So, ayun lang. I just decided na gawin ko to kasi ang ganda nito. Lalo na nagtatrabaho ako sa hospital. So, para pagising ko sa umaga na nagmamadali ako, hindi ko na kailangan pang maglagay ng, alam niyo naman, alam ng mga girls yan yeah, na inaabot tayo ng ilang minuto sa pag-prepare ng kilay natin para kilay is forever. So in this part, makakatulong ko para mapabilis at alam niyo, onting retouch na lang sa umaga is ready to go. And sometimes, ang ginagawa ko lang, pag nag-duty ako sa hospital, moisturizer, then BB cream, kilay, lip tint, or lipstick, then mascara. Yun lang. Ready to go na tayo dyan. Yung light, natural look lang na magmumukhang pleasant lang sa pasyente. Yung mga ganun lang. So, ayan. As you can see, after 15 minutes, tatryin ko ng banlawan. Ipapakita ko sa inyo kung ano nang resulta. Ayan. Ito parang may nagkalat no, na part. Pero okay lang yan kung may nagkalat ng onte. Kasi mamaya mapifix pa natin yan. Minsan kasi pag naglalagay ako, may first layer and second layer. Depende kung nasatisfy na ako. So, pwede nyo rin siya gawin. Sa una,
At sa pangalawa, minsan kasi ako pag napanluan ko siya, minsan hindi pa kumakapit or hindi ako satisfied sa color niya. Dadagdagan ko pa siya ng second application. So depende talaga kung gusto niyo na ay okay na to or para onting patong na lang or okay, yun na yun. So ganun siya. So antayin lang natin mga 5 to 10 minutes and 5 to 10 or 15, depende. Ideal is 10 to 15. So, kung gusto mo talaga yung walang tanggalan talaga, medyo mas matagal mga 2 minutes. But I suggest mga 15, that will be good. So, be right back. Babalik ka ako at kung bandaman. Bye! Tapos na ang 15 minutes. Actually, 17 minutes ko na siya. Siya na banlawan. Pero as you can see, ito na nga. So, nag-lip tint lang ako. Ayan. So, tingnan nyo ang itsura niya. So, medyo kalat-kalat pa yung kilay natin kasi much better siguro kung ito-tweezer nyo. Pero ako kasi gusto ko ganyan na lang siya. So, ito yung dito sa right side natin at ito yung sa left side. Dun sa left side, medyo hindi ko na-arkuhan yung dulo. Pero okay lang yan kasi medyo mayarami din akong kalat na kilay dito. So, it's okay lang. So, ayan na siya. So, pag nagmamadali ka sa umaga, ang gagawin ko na lang is lip tint. Foundation if I want to at onting Kemi Root sa pilik mata. Mata. Kung gusto niyo naman patungan, why not? Pero ako, satisfied naman ako doon sa resulta na ganyan na lang siya. So, yung itsura niya para ka na nagkilay. So, it's kilay is life talaga. So, I think this really works pa rin sa akin at every now and then gagawin ko pa rin siya. Kasi wala lang, natutuwa lang ako, hindi ko na kailangan mag-apply everyday ng kilay ko at kahit nasa bahay ako, pak, napaka-kilay ko. Yun lang. So, if you really want ano ba sabihin ko? Ayan na naman ako. So, ayan na guys, thank you po sa mga susuporta ng video na ito. And para sa hindi pa nakasubscribe, click subscribe button. And if you have any suggestion, comment lang kayo dyan. And thank you for watching. Have a nice day.